anong gusto niyong mangyari ngayon? Ilipat na naman ang rancho sa iba. Attorney, hindi ko kasi talaga matatanggap ito. Attorney, anong ibang options po namin? Wala. Tanggapin niyo na lang kasi bako nakakatawa na. Alam niyo ba kung magkano ang ginastos ni Dave para sa property transfer tax? Inheritance tax? Milyon para sa property na yon. At para ano? Maisalin uli? Magbabayad tayo uli? Mag-aaksaya ng malaking halaga ng pera? Pako, hindi praktikal. Anyway, Pako, maski kay Cherry ipinangalan ni Dave ang property ninyo, property mo na rin yon. Dahil asawa mo si Cherry. Conjugal property na yan. So, inyo pa rin yun. Hindi nawala sa inyo. Kung yun ang iniisip mo. Mahal, tama naman yung sinasabi ni Attorney. Hindi naman practical maglabas tayo ng ilang milyon dito. Gago talaga si Dave. Pero mahal, hindi naman ako magdidesisyon na hindi iisa ang desisyon natin. Tayo ko ito'y makakasira sa inyong pamilya. Sa inyong magkakapatid. Mahal, imposible na yun. Si Dave ang sumira sa amin. Mahal naman eh. Mahal, kapag tinanggap ko yun, parang sinasabi ko rin willing akong agawin kanya sa akin. Mahal, ano pang klaseng pag-iisip yan? May girlfriend na yung tao, pupunta na silang Amerika. Magpapatata ko sa balat ng parang baka kung hindi totoo sinasabi ko. Mahal naman. Alam mo, mahal, total sa'yo naman binigay yung rancho, di ba? Gawin mo kung gusto mo gawin. Mahal! Paco! Ano ba aabutin yung halaga ng rancho ng mga Estrella, ha? Chang! Eh, alam mo, sinabi ko na sa'yo, di ba? Awa yan! Tsaka ang pera, naku! Mitya palagi yan ang gulo, sabihin ko sa'yo. Hindi naman ho siguro. Eh, si Dave, ano bang intention niya, ha? Gusto niyo bang guluhin kayo mag-asawa? Chang! Paalis na nga ho yung tao eh. Oo, oh, di okay. Away, magkakapatid lang yan. Susang, hindi naman sila pwede maghiwalay na masama ang loob nila sa isa't isa. Saka nangako ko kay Papa Freddy na hindi ko hayaan magkawatak-watak sila bilang magkakapatid. Alam mo, Cherry Red, pinapasan mong isang krus na hindi mo kailangan pasanin. Hmm? Sus! Upo ka na lang nga dyan.